Can't hold any longer. This place in fire, not getting lighter. See the light getting brighter. My eyes can comprehend the future ahead. Good afternoon po muli sa bawat isa at welcome sa ating online prayer and devotion. So bago po tayo magsimula, let's pray. Lord, maraming salamat po sa araw na to, sa mga oras na to na pinagsama-sama nyo kami. And we do believe, Panginoon, na two or three gathers in your name, Panginoon, you are in the midst of us. Kaya Lord, mangungusap ka sa bawat isa, Panginoon,
at ikaw lamang, Panginoon, yung magtatanim ng seed, Panginoon, na kung saan tutubo sa aming mga heart. Maraming salamat, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Ngayon naman po, gawin naman po natin ang ating acts of faith. So una, ay i-share mo na ang broadcast na to. Okay? I-share mo na sa lahat ng social media platform. And next is push the like button. Tapos po, i-tag na po natin sila. I-mention na natin sila kung kaya natin i-mention dito sa ating 3 p.m. online devotion. Tapos po, i-like and subscribe po ang ating YouTube and Facebook channel. Yan. I-subscribe mo na yan kung hindi ka pa subscriber. Tapos, marami po tayong FB pages. Lahat po ng CIF churches, i-like nyo na rin po. And next is, pwedeng-pwede po tayo magbigay ng ating online giving. Yan. Talagang tinatouch kayo ng Lord to give, just give. Okay? So, ipa-flash po sa ating screen. And nandito pa nga rin po tayo sa ating week-long series na Faith and Impossible. Yan. Pakitype nga sa ating comment section, Faith and the Impossible. Tapos ngayon po, ang ating pag-uusapan ay People of Faith Make the Difference. Yan. Sige po, type nga rin natin ito, People of Faith Make the Difference. Sige nga, kung ikaw ay isa sa People of Faith, sige, type mo, I am a people of faith. Yan. I am a people of faith. Yan. Kung ikaw ay isa sa people of faith, ikaw ay nakakagawa ng kakaiba. Okay. Makes difference. Yan. You are a history maker. Sabi po dito sa book ni Pastor Cesar Castellanos na 52 Study, it is important to understand that the entire Bible was inspired by faith. Okay. By faith. Thanks to the faith of simple, holy men, we have this precious book in our hands. Faith is the base of the scripture. Each of us must long to know its essence and make an effort for it to develop inside of us. Mapapansin po nga natin na sinabi dun sa book na 52 Study, kaya po meron tayong Bible ngayon, it's because of faith. A simple word, faith. Okay? Dahil nga by faith, alam nung mga nagsulat nitong Bible, yes, it's inspired by God, okay? Hiningahan to ng Lord, okay? So, pero yung mga nagsulat nito, I do believe they have faith na one day that this Bible can transform, okay? Can transform us. Transform the next generation pag nabasa itong salita ng ating Panginoon. Okay? Dapat ito magbigay ng impact sa atin because yung mga simpleng tao na nagsulat nito, meron lang silang faith. Faith that one day this Bible can transform many generation at ipapasa ito sa saling lahi pa. Pass on, pass on, pass on. Okay? Kaya isinulat ito by faith talaga ng mga writers ng book. And it was hiningahan ng ating Panginoon. Okay? Hiningahan niya. Pag hiningahan niya, may kapangyarihan yun. And yun nga sa topic natin na faith, people of faith make difference. Katulad po sa Hebrews 11, kung mababasa natin yon sa ang pamagat nga po ng Hebrews 11 sa mga may Bible na nakalagay, no? May mga iba't ibang topic yan. Ang nakalagay po doon, faith in action. Kung mapapansin po natin, mga kapatid, doon sa Hebrews 11, inisa-isa doon yung faith ng bawat tao. Okay? So kung mababasa po natin ito, so inuna dito, no? Sila Abel, yan, sila by faith, Abel brought God a better offering than Cain did. By faith, Enoch was taken from his life. Okay? So by faith, Noah, when warned about things not yet seen, in holy fear, built an ark to save his family. Diba? Nakita nyo po, lalo dito kay Noah, dito nakaka-amiss yung faith ni Noah. No, kahit na pinagtatawanan na siya ng nasa paligid niya, but because of his faith, pinanindigan niya yung faith niya
na-save yung family niya. Okay, isa po ito sa sinasabi dito sa topic natin na people of faith make difference. Okay. So kung walang Noah, kung hindi niya pinanindigan yung faith niya, malamang lahat doon wala na or gagamit si Lord ng ibang tao. Okay, pero napakaganda because of your faith, ikaw yung ginamit ni Lord para may mailigtas. Okay? Nakita naman natin doon, katulad nga ng sinabi ko, si Noah. Okay? Kahit na pinagtatawanan siya nung paligid niya, pinagpatuloy niya because he has faith in God. And ang result ng faith na yon ay nagkaroon ng sudden difference sa iba. Okay? Na napag-uusapan natin sila. Meron pa, by faith, Abraham, when called to go to a place, he would later receive as inheritance, obey and went even though that did not know where he was going. Okay, nung tinest po si Abraham, by faith, anong sinabi ni Abraham doon? Ang ganda nung sinabi ni Abraham, nung ibibigay niya na si Isaac. Okay, anong sinabi niya doon? Tinanong siya ni Isaac. Okay, tinanong siya ni Isaac, kompleto na lahat, kahoy, lahat, nandiyan na. Tapos tinanong na siya ni Isaac, ano ang i-offer natin? Nasaan ang i-offer natin? Ang sagot lang ni Abraham, the Lord will provide. That faith, nag-result, okay? Yung faith, yung paniniwala niya sa Lord, is nag-result din ng difference sa atin. Now, when it comes to sacrifice, no, the Lord will provide. Okay? So, nung sasaksakin na niya si Isaac, biglang hininto eh. Okay? Kasi nakita ng Lord yung faith niya kay Lord. Nakita niya kung gaano niya pinagkakatiwalaan ng Lord na alam ko, kaisa-isa ko tong anak, pero alam ko, papalitan to ng Lord or hindi niya itutuloy to. I don't know at the back of the mind ni Abraham. Pero makikita mo yung faith niya na andun, na kahuli-hulihan, the Lord will provide. Okay? And then all of the sudden, meron ng sacrifice. Di ba? Hindi natuloy yung pagbigay kay Isaac. Tama? So, ganon yung kay Abraham. Meron pa si by faith, Isaac blessed Jacob and Esau in regarded to their future. Mga kapatid, isa pa to. Ang faith dapat natin, okay, may faith tayo sa next generation. Okay, dapat ang faith natin nakaka-impact. Okay? May impact sa ibang generation. Hindi lang nai-stop sa iyo. Ang faith mo, kaya tayo merong mga kapatid, kaya tayo nagpa-process, kaya tayo may discipleship because we have faith that one day yung inaalagaan mo greater than yung igagawin kaysa sa iyo. Ano ba yung ginagawa natin? Winning souls, mas greater pa yung dinadala niyang kaluluwa kaysa sa atin. Okay? Yun ang faith natin na one day sila din gagamitin ng Lord to save their family, to save their loved ones. Okay? Yun ang dapat meron tayo. Faith that make difference. Okay? We are the people of faith that make difference. Hindi lang people of faith, kundi dapat nagme-make difference tayo for the next generation also. Dapat may faith tayo sa next generation, just like kay Moses. Okay? Yung nanay ni Moses, yung kanyang kapatid, okay? At yung midwife, di ba? They have faith na kakaiba si Moses, kaya pinalutang nila. At maliligtas si Moses. Okay? So, sino bang ginamit ng Lord para mahati yung sea? Di ba? Si Moses, ginamit ng Lord. Nakita nyo, simula doon sa simple word na faith, okay? Nagkaroon ng difference sa buhay ni Moses. At sila yung mga pinag-uusapan natin. Sila yung pinag-uusapan natin ngayon sa Hebrews 11 na account, may mga, ano sila, may mga ginawa because of their faith and action. Okay? Sino pa? Si Rahab, 'di ba? Hindi niya alam, hindi niya kilala yung dalawang spies, pero because he has faith, okay? He has faith na matutulungan siya nitong dalawang spies na to, niligtas niya, pinatago niya. At anong result?
naligtas yung pamilya ni Rahab because of her faith. Okay, mga kapatid, may faith siya, pinaniwalaan niya yon at pinanghawakan niya yon at ginawa niya ng action. And it makes difference. Okay, mga kapatid, we are the people of faith that make difference. Hindi ka lang basta people of faith. Yes, you have faith, pero dapat ang faith mo na i-share mo sa iba. Okay, mga kapatid, for us and for them to believe, at ikaw din, ay magamit ng Lord. Okay, aanhin mo yung big faith mo kung hindi mo na i-share sa iba. Kaya dapat ang faith natin, na i-share natin sa iba para it make difference from so on and so on. Hindi mo ba alam? Yan, yung mga binanggit ko, just simple faith ang ginawa nila. But pinanghawakan nila, tingnan mo, generation after generation, pinag-uusapan pa rin sila. Okay. Dapat ganun din tayo, mga kapatid. Yung faith natin, nag-iiwan ng legacy in this world. Okay. Because of your faith, someone na saved. Because of your faith, may nailigtas. Because of your faith, may nagbago. Because of your faith, may ginagamit si Lord. Sa simpleng faith mo lang pala, kayang makabuo ng pagbabago. Okay, mga kapatid. Kaya yung faith natin, dapat sinishare natin sa iba. Because we are the people of faith that make difference. We are the people of faith para sa next generation. Okay? And thank you dahil from now on, we are the people of faith and isi-share natin ito sa iba. Okay, mga kapatid? Start sharing your faith. Huwag mo lang suloohin ito. Amen and amen. Sige po, tayo'y manalangin. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa narinig namin salita, Panginoon, sa iyo, sa Hebrews 11, yung mga tao, Panginoon, kung saan ginamit mo because of their faith, Panginoon. Lord, gusto namin one day na kami din ay gamitin mo, Panginoon, para magkaroon ng difference sa iba, Panginoon. Kailangan namin magkaroon ng faith, Panginoon, upang magkaroon kami ng impact sa next generation and so forth, Panginoon. Lord, use us, Panginoon. Use our faith, Panginoon, to make the difference sa ibang tao, Panginoon. Maraming salamat, Lord. Maraming salamat sa faith that can heal, sa faith that can save, Panginoon, at iba pang faith, Panginoon, Lord, na kung saan gagamitin mo ang bawat isa na nakikinig ngayon. Lord, by faith, and we believe in you, Panginoon, that you will heal all the sickness, Panginoon, all the diseases in the name of Jesus, Panginoon. Lord, by faith, i-heal mo na, Panginoon, si Pastor Ruel Nadal, Panginoon. By faith, Panginoon, i-heal mo na si Pastora Army Corpus, Panginoon. By faith, Panginoon, i-heal mo na, Panginoon, yung mga taong may sakit na kakilala namin, loved ones, Panginoon. By faith, Panginoon, papagalingin mo, Panginoon, ang mga may sakit, Panginoon. Papa, ayusin mo, Panginoon, ang mga relasyon that is broken by faith, Panginoon. And Lord, by faith, Panginoon, we do believe that you will give comfort, you will give strength to our pastor, sa aming mga, kay Pastor Gani and Pastora Tess, at sa aming mga pastors, Panginoon. Lord, by faith, Panginoon, ang CIF family will, Panginoon, makaka-find ng place, Panginoon, kung saan nandun ang presensya mo. By faith, Panginoon, you will provide everything and anything na kailangan namin, Panginoon, in the name of Jesus, sa lahat ng nakikinig, by faith, Panginoon, blessing upon blessing, sa buhay ng bawat isa. And by faith, Panginoon, dadala namin ang aming pamilya sa iyong paanan, Panginoon. And by faith, Panginoon, gamitin mo kami to save others, Panginoon. Thank you so much, Lord. And Lord, sa darating na aming harvest event sa Week of Fire, Panginoon, by faith, sasambahan mo kami at hindi mo kami iiwanan. Maraming salamat, Lord, sa Grand Harvest, Panginoon, na darating. Lord, we do believe, Panginoon, na lahat ng i-invite namin, Panginoon, hindi kami mare-reject, Panginoon. Thank you so much. Ngayon pa lang, tatanggalin mo na yung hindrance, Panginoon, sa puso nila para hindi sila pumunta sa Grand Harvest. Maraming salamat, Lord, and by faith, Panginoon, magsasama-sama kami, Panginoon, sa Grand Harvest.
Maraming salamat, Lord. I-provide mo po ang pangangailangan ng bawat isa, Panginoon. Victory upon victory, healing upon healing in the name of Jesus. Thank you so much, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Ah, maraming salamat po sa pakikisama sa akin at iniimbitahan ko po kayo sa ating week of prayer mula June 1 hanggang June 4. Tuloy-tuloy na po yan. At huwag po kayong mawawala sa ating Grand Harvest event sa June 5 po. Yan. Maraming salamat and see you around. God bless po.